Coach, good morning. Good morning, Coach Noel. Good morning, Coach Aki. Good morning. Good morning, Coach Noel. Good morning. Coach Noel. Good morning. Malalim din pala ang tubig. Mahirap din kasi yung marami kang pinapakita eh. Na slide. Mas maganda yung ano lang, konti picture lang tapos marami tayong pag-uusapan. Konti at saka mabitin, Coach Noel. Konti lang, basta mabitin. Nandun naman lahat ng ano, pwede naman natin lahat pag-usapan. So, salamat. Correct. Mahirap kasi pag maraming ano, Coach Noy, eh, pag marami kang pinapakitang PowerPoint, tapos maraming text, ang ending kasi binabasa na lang natin yung PowerPoint eh. Oh, tapos ang iba kasi pag ganun, ang nangyayari pag nagle-lecture ka ng maraming text, instead na naka-focus sa iyo yung mga participants mo, naka-focus na lang sila sa kakabasa ng PowerPoint mo. So, at kuminsan, Coach Noel, natutulog pa yung iba. So maganda yung namumulit ni Coach Aki yan eh. Tapos nakikita lang yung picture. Tapos in the end, yung participants natin, nag-iisip na kung ano yung meron doon sa picture na yun. Yeah, totoo. Okay. O sige, actually, medyo madami na din tayo. Tapos 6:30 na rin naman. Pwedeng, kung okay ka na rin, Coach Noel, pwede na tayong dahan-dahan mag-start, no? So, again, good morning sa lahat ng nandito. Morning. And we thank you again, Coach Noel, for sharing with us. Nakita nyo naman siguro dun sa first video ng topic ni Coach Noel, no? Medyo mahaba yung discussion. First time natin na mag 3 hours dun. Pero alam natin na ang daming information. Kaya maganda rin talaga na nasa-save natin siya, napopost natin sa YouTube para pwedeng balikan ng mga ibang kasama natin na hindi naman online or hindi available na maging online for that time, no? So again, Coach Noel, maraming salamat sa pagbigay mo ng time sa amin. No problem, Coach. Anytime, Coach. Yan. So yun. Again, para dun sa hindi nakakilala, no, ang magsasalita sa atin this morning is isang kilalang goalkeeper ng Pilipinas, no? He served in the national team for a very long time. He also coached in the national women's team, pati sa mga youth teams. Isa rin siya sa mga ano, no, coaches ng Kaya FC before. So nakapag-handle na siya from youth team, senior team, tapos mga clubs. Okay, tapos sa mga schools din, no? So sa PWU at saka sa CSB. Okay, so malaki talaga at saka malawak yung experience ni Coach Noel. Ngayon, iilan lang ang goalkeeper coaches na nasa Pilipinas. Kaya maganda na pakinggan natin para ma-take advantage natin yung mga information na kayang i-share sa atin ni Coach Noel. Yan. Coach Noel, again, maraming salamat. The floor is yours. Okay. Thank you very much, Coach Ake, no, sa opportunity din na binigay mo sa akin para i-share ko sa mga kapwa coaches natin. Okay, and yung mga coaches na bago natin, okay, na ma-share natin yung alam natin, okay, pagdating sa football and sa goalkeeping, to be specific. Okay, so good morning everyone. Good morning, coaches. Okay, so ipagpapatuloy natin yung discussion natin from yung last week. Okay, basically yung last week na discussion natin, binigay natin yung stages of development and nagbigay tayo ng mga content sa bawat category. Okay, not very specific, not very detailed. Okay, meron pang mas detalyado doon and yun yung binigay ko sa inyong task. Okay? So,
yung basically yung discussion natin last time is just to give you an idea kung paano talaga tayo gumawa ng goalkeeping program. Okay? And as I've said, diniscussed din natin last week na bawat kategorya ng goalkeeper, meron siyang specific na topics and meron siyang mga specific topics na dapat nating bigyan ng pansin o pagtuunan ng pansin. Okay? Napag-usapan din natin yung foundation ng different phases of foundation ng goalkeeping, yung by category, by age. Meron tayong U7s, ang focus natin is yung form, okay, and discovery. Let these goalkeepers discover from themselves kung paano nila lalaruin yung goalkeeping. Okay, tapos meron din tayong sa U9, okay, wherein slowly we will inject yung basic technique ng goalkeeping. Okay, then as the age progresses, habang tumatanda yung bata, nagpa-progress yung mga topics, and at the same time nagiging mas detalyado tayo. Okay? So yung U12 pababa, ang really focus ng goalkeeping na yan is really the foundation, okay? The form. Okay, hindi wag nating ituro sa age na yan yung mga advanced. Okay? Before tayo magturo ng advanced, we always have to go or consider the basic, the foundation of goalkeeping. So dito sa goalkeeping, maraming pwedeng pag-usapan. Okay? Yung detalye ng mga techniques. Okay? Pwedeng sa ibang session din yan. Okay? Or if you message me, I can send you the details of the techniques, okay? Kasi maraming detalyado. So, as na-mention ni Coach Ake before, yung goalkeeping is very specific, okay? And a very technical role. Okay? So, hindi kaya na pag-usapan lang natin yung goalkeeping for two sessions ng dalawang oras, okay? So, yung inuna lang natin is, nagbigay ako sa inyo ng idea kung ano yung stages ng development ng goalkeeping, para at the same time magkaroon kayo ng idea kung paano natin gawin yung programa ng goalkeeping. Paano mag-handle ng goalkeeping sessions? Okay, so discuss din natin yan last time. Okay? So before ako coaches, before ako mag-proceed, magpapakita lang ako ng video. Okay? Ito yung video na to is nasa YouTube channel ko. Okay? Ito isang example ng workout exercise, okay? And nandoon din yung detalye. Ang focus nito is yung upper body strength and core. A simple exercise that some of you already saw this video on my YouTube channel. Pwede natin siyang gawin sa 8 years old, very static. Pero itong exercise na nakikita nyo is 12 years old pataas. Okay? Magdidepende na lang siya kung ilang segundo yung pwede niya pagawa o ilang number of repetitions yung pwede niya pagawa. So basically, pinapakita sa video yung exercise at yung challenge na pwedeng gawin ng mga players. Okay? Pwede natin gawin to, challenging to. Okay, pwede natin maging workout sa bahay. Hindi kailangan ng malaking space. Okay, pagkagising sa umaga, roll ka lang pababa sa may side mo, pwede mo lang gawin. Exercise is very effective for goalkeepers kasi alam naman natin yung goalkeeping, ano yan, yung
requirement niyan pagdating sa arm and shoulder, mataas. Kung papansinin natin, every exercise test, may explain doon kung ano yung exercise, then in the end, lagi ko nilalagyan ng demand or challenges, and how many push-ups can you do in 30 seconds. So every exercise is laging may challenges para at least ano ng players natin, ma-challenge ng players natin yung ginagawa na. Ma-push nila mismo yung sarili nila. Okay, pero kung masanay yung mga bata, okay, mas maganda kung magawa nila siya. Exercise. Yeah, Coach Noel, kung sinabi mong bata to matanda, no, anong age yung siguro pwede talagang mag-start? Mga 12 years old na ba yan o even younger? 10 years old, pwede na. Sa online session ko, sa 10 years old, pinapagawa ko na siya. Okay. Okay? Pinapagawa ko na siya sa 10 years old na keeper ko. Okay. Okay, pwede na siya. Now, ang key lang doon is yung exercise. Kung titingnan natin, pwede bang gawin ng keeper yan ng 10 years old? Well, ang key doon is hindi natin siya bibigyan ng oras na mahaba. Siguro, ang pwede natin gawin sa kanila is bigyan natin ng number. Instead of 30 seconds, siguro sabihin natin, okay, do it 5 each side. 5 each side first instead of 30 seconds. Baka masyadong mahaba na. For beginners, bigyan lang muna natin ng right number of time ilan yung i-execute nila. Okay? Pag naobserbahan natin na kayang-kaya na nila, then saka tayo mag-progress to time or mag-progress tayo na i-add natin yung number of repetition. Okay? Pero pag beginners, i-less lang muna natin yung repetition hanggat di pa nila talagang naukuha ng gusto yung exercise. Okay? So, yun. Example lang yun, okay, ng physical workout na pwedeng gawin for goalkeepers. Okay? Now, balikan natin yung previous discussion. Sinabi ko kanina, yun yung discussion to give you guys an idea on how to make a program. Okay? This time, yung presentation natin, yung pag-uusapan natin itong ngayon is about goalkeeping, Pinoy goalkeeper DNA. Ano ba talaga yung kailangan natin sa isang goalkeeper? Sa isang Pinoy na goalkeeper. Okay? Yung una, yung isa pang tanong dyan is, yung DNA ba ng Filipino goalkeeper natin, kailangan ba natin gumaya sa labas o kailangan natin gumawa ng sarili nating DNA?
Okay, so yun yung mga pag-uusapan natin dito. Okay? Now, pagdating sa goalkeeping kasi, well, sa development naman natin, para makatalagang magkaroon tayo ng magandang development sa isang player natin, kailangan natin magkaroon ng ano ba talaga yung kailangan natin sa isang player natin. Okay? Hindi lang to sa goalkeeper eh. Pati dun sa mga youth players natin. Unang-una, ano yung kailangan natin sa youth players natin para maka-cope up sa demand ng na maglaro sa ASCALS? Yun yung una eh. Okay? So, kailangan natin identify yung DNA. Kung titingnan natin sa youth development natin, meron tayong kanya-kanyang development ng player. Okay? Meron tayo, bawat academy, bawat school, meron kanya-kanyang target yan para bumuo ng o mag-train ng isang youth goalkeeper. Wow. Okay? Kaya pag naglaban-laban, pagdating sa national team, may kita mo, ano yun, kumbaga may hipon, may bangos, may galunggong. Okay? So, iba-ibang klaseng player yung nandoon, di ba? Saka may advantage, saka may disadvantage. Pero kung talagang gusto natin na magkaroon talaga ng straight line na development, kailangan natin i-identify mismo ano yung DNA ng isang player natin. Okay? Well, kasi, tawag nito, kasi mahirap yung hindi naka-align yung programa, hindi naka-align yung gusto nating mangyari. Katulad yan ng ano eh. Isang example ko is doon sa Germany nung gumagawa sila ng youth development nila. Nagkaroon ng meeting ang nasa federation nila is nag-set ng meeting sa lahat ng mga club directors nila. And present niya kung ano yung DNA ng youth players nila para sa national team. And ang maganda kasi inabsorb lahat ng mga club directors. And kung mapapansin natin doon sa Germany, like ako na-experience ko din, mapapansin natin doon sa club, mga club systems nila na meron talaga silang pare-parehong sinusundan for them to develop a player. Na mag-benefit noon is yung club, yung national team. Coach Noel. Pag makikita natin sa national team, yes, Coach Ake. Question. Kasi, I think dito, no, para sa atin sa Pilipinas, pag sinabi mo, dahil nga nag-i-start pa lang tayo, no, then we are not yet that open siguro dyan. Baka kasi pag sinabi mo, Coach Noel, na meron silang common system, tapos i-apply natin yung dito sa Philippine setting, hindi ba yon magkakaroon ng parang ano, pag naglaro na yung Pilipinas, let's say, kahit sa palaro level pa lang, no, palaro level, alam na natin, oy, ganito yung movement ng goalkeeper niyan, ganito ang gagawing movement niyan, or ganito ang ano nung team, formation, ganyan. So, hindi ba yon magiging parang menos or kabawasan para dun sa ano, sa teams na naglalaro, dahil more or less, may idea na sila sa gagawin ng kalaban. Ano sa tingin mo yung ano doon, Coach? Coach, I don't think so na na magiging minus sa mga club teams eh. Kasi aside from meron silang, kasi when we talk about DNA, it's more of a technical aspect ng isang bata. Mm-hmm. Pero kung paano, let's say, kung paano laruin ng mga clubs, well, it depends to the clubs na. Nakuha. Ang sinasabi lang natin is, for example, sa outfield players, anong klaseng youth player ang i-develop natin pagdating sa aspeto ng controlling? Okay? Pagdating sa aspeto ng controlling, yung outfield player ba natin, kailangan ba yung touches niya is to the space o kailangan yung touches niya is kailangan laging close fit? Mm-hmm. Close to fit. Okay? Another example is, pagdating sa kicking ng bata, ano ba yung gusto natin sa bata sa kicking? Okay? Right-footed lang ba siya or we want this kid to be both-legged player? Ganun eh. Okay? So, hindi natin hindi natin kailangan mag-worry doon sa sinasabi na pagdating ba sa naglaro na sila, magbabasahan na o alam na ng bawat isa yung magiging laro nila? Well, technically, yes.
Technically, yes. Pero pagdating sa taktika, may kanya-kanya pa rin taktika yung bawat clubs, bawat school. Okay. Pero pagdating sa skills, sa technical ng bata, doon naka-focus yung DNA ng players natin. I see. Okay. So, okay. Yun. At least klaro yung part na yan. Maganda kasing maintindihan ng lahat. Dahil may iba kasi pa rin coaches, no? Pag sinabi nilang, eto, magkakaroon tayo ng sistema sa Pilipinas. Ang thinking lagi nila, baka hindi maging pabor yan para sa akin o sa team ko eh. Dahil magkakaalaman na magkakabastahan na ng style of play dahil meron na nga tayong common style of play. Parang ganun ba? Di ba? Basically, kaya tayo nag-come up ng DNA ng isang player natin for our player to be prepared pagdating doon sa national team. Ganun lang naman yun eh. Okay. Okay? Pero sa club system natin, sa school natin, tayo pa rin yung masusunod kung ano yung gusto nilang, kung ano yung magiging laro natin. Pero ang make sure natin is itong bata na dine-develop natin, pagdating dun sa ASCAL's national team, equip yung player natin dun sa requirements sa national team. Okay. Coach ganun, Noel, Coach Noel, nabanggit yes. Mo na rin lang yung national team, no? Hindi ka ba ini-invite dito sa ASCAL's team? Bakit? Ikaw lang yung aral na goalkeeper coach natin, ba't hindi ka nila ini-invite dyan? Or baka ba busy ka lang, di ba? Hindi ko rin alam. Hindi ko masagot yung ano na yan eh. Ano sa tingin mo ko? Bakit coach pa? Well, 3 years ago, in-invite ako. Nung time pa ni Coach Thomas Dooley. No? Okay. Nung time pa ni Coach Thomas Dooley. In-invite ako, nag-set up, nag-meeting. Nag-meeting kami ni Coach Dooley noon dyan sa may BGC. But of course, yun yung time din na kinuha ako sa club. This was 2016. And nagkasabay yun. Dalawang opportunity nagkasabay. Pero before ako kinausap ni Coach Thomas Dooley, nakapag-sign ako ng contract with the club. Uh-huh. Eh, pero siguro kung before ako nag-sign sa club, siguro kung nakausap ko ni Coach Thomas Dooley, baka nakinuha ko yung opportunity na binigay sa akin. Pero syempre, family man tayo eh. Hindi naman tayo pwedeng magtrabaho lang na wala tayong binibigay na pagkain sa table ng family natin. Yeah. Kasi that's the offer. That's the offer. Okay, yeah. That's the offer. So, pero kung mahirap siya. I mean, oo. Siyempre, dahil nga attachment yan sa ASCALS, no? Siguro naman, ang treatment nila sa'yo dahil senior national team yan is at par na rin dun sa let's say pagdating sa sweldo, no, diretso na lang natin, no? Is it at par also yung offer nila sa iyo or hindi nila diniscuss pa sa iyo yon at the time? Ganun pa rin yung treatment, no, so hindi siya nagbabago. Oh. So malayo pa rin yung difference. I mean, imagine ganito na lang yung sitwasyon, no, imagine nagko-coach ako sa tatlong school tapos yung offer noon is lower than the 3 schools na hinawakan ko. So hindi siya worth it, di ba? Then you will be forced to commit 100%. Anytime na pwede kanilang gamitin is pupunta. So medyo mahirap din siya. That's why I decided to focus on sa club. Yeah, pero anytime, coach na, di ba? So tayo naman nag-serve tayo sa country. I mean, for being ako, I served as a goalkeeper coach for more than a decade already. Okay? And nagampanan naman natin yun before tayo mapunta sa club. So, bigyan ulit tayo ng opportunity, why not? Diba? Why not? Actually, coach, ang ano ko rin doon is sana, maganda rin na marinig ng mga coaches natin yan sa province. No? Dahil yan yung mga bagay na hindi na pag-uusapan. Pero yan yung mga bagay na inaasam natin lahat, no, na makapag-serve sa national team, sa national level. Unfortunately, meron pa rin ganun na ano eh, na disparity pagdating sa offer dun sa ano, no, sa kung paano ka isusustain ng national team or ng PFF or ng office. So, yun nga, based dun sa narinig natin at saka sa marami pang coaches na makaka share din sa atin dito, no? Katulad nga ni Norman Figidero, narinig natin doon sa isang ano niya, sa isang talk sa kanya, no? Na hindi nga daw at par doon sa ino-offer o kaya doon sa current na ano mo, no, na kinikita. So, 'yun ang isang challenge. Although gusto natin na mag-serve para sa national team,
ang ano natin diyan, ang challenge talaga diyan is mabubuhay ba natin yung pamilya natin na iiwanan natin sa bahay, no? So ilan lang yung ano noon, yung challenge na yun yung pinakamabigat, being a responsible father, a parent, no? Kailangan talagang i-ano yan, i-take into consideration. Yun. Coach Noel, go ahead. Yeah. No problem. Kung binata tayo, Coach Ake, pwede yung tanggapin yung ganong opportunity. Pero syempre, mahirap na lumalaki yung mga anak natin, di ba? So, ganoon naman. We're working for them, eh. Di ba? Hindi tayo nagtatrabaho para sa sarili natin. Di ba? Gumanap tayo ng magandang opportunity para magkaroon din. Mayroon tayong maibigay ng mas magandang opportunity din sa family natin at sa mga anak natin. That's okay. Right. Para sa akin, importante yan. Okay, balik tayo doon. Pinoy goalkeeper, yes, DNA. Sa ngayon kasi, kaya ang nilagay ko dyan si Patrick Dato, kasi sa ngayon kasi, I think Patrick Dato represents goalkeeper. Yeah. Okay? Patrick Dato represents a Filipino goalkeeper. Okay? Kasi si Patrick Dato talaga is very raw talent to, eh. Okay? I had an interview with Patrick Dato. Sinasabi nga na si Patrick Dato nagkaroon lang ng goalkeeper coach is nung nasa college na siya, actually. Okay? Nung nasa college na siya. So kung titingnan natin, ang development niya is masasabi mong late nang nagkaroon ng goalkeeper coach. Pero bakit si Patrick Dato is still able to excel dyan sa position na yan despite of late na siya nagkaroon ng goalkeeper coach. Okay? Well, ang sinasabi ni Patrick Dato, actually, malaking tulong yung kung paano ka mag-persevere sa sarili mo. Yun yung number one sa kanya, perseverance. Okay? Paano siya nag-improve despite na wala siyang goalkeeper coach? Well, galing sa kanya mismo. Okay? Hindi porke wala kang goalkeeper coach is hindi mo na kayang mag-improve sa sarili mo. Okay, sabi ni Patrick Dato, maraming may mga ibang venue for you to learn. Okay? Hindi lang 'yon. Malaking bagay yung meron kang goalkeeper coach, pero yung venue for learning is malaki na siya. Okay? Merong mga YouTube, merong mga highlights, may mga trainings sa videos na pinapakita. Okay, and at the same time, sinasabi niya, number one coach na kung bakit nag-improve yung awareness, yung tactical awareness ko, at saka yung sarili ko is because of watching games. Malaking tulong daw sa kanya yung manood ng games. Okay, and yung naging teacher niya, yung lack of goalkeeper coach, okay, naging teacher niya during those time are games. Okay, so doon talaga daw siya nag-improve ng gusto. Tapos pagdating ng college with the guidance of a goalkeeper coach, then mas lalo niyang napalawak yung progress niya being a goalkeeper. Okay, so yun. Si Patrick Dato yung masasabi nating best example of a DNA goalkeeper. Or to have a DNA for a Filipino goalkeeper. Okay? Okay, now, when we say Filipino goalkeeper DNA, meron tayong mga criteria na kailangan pagtuunan ng pansin. Okay? Number one dyan is yung physical na aspeto ng isang goalkeepers natin. Pag pinag-usapan natin yung physical na aspeto ng goalkeeper, ano yung mga detalye nun? Ano yung mga element nun? Okay? Pag sinabi natin technical, in which area of technique do we have to improve or do we really have to work on for our Filipino goalkeeper? Ano yung requirement ng isang Filipino goalkeeper pagdating sa taktika? Hanggang saan yung knowledge niya? Okay? And hanggang saan yung dapat nating i-develop sa isang goalkeeper natin for them to really perform well, okay, at an international level. We are trying to develop a goalkeeper at an international level. Yan yung end goal natin, eh. Okay? We will develop a goalkeeper that can perform at an international level.
Okay, that's why we will have we'll be having a requirement. Okay, doon sa physical na aspeto, magkakaroon tayo ng requirement. Okay, pagdating sa height. Kasi ganun yung labanan sa international eh. Pag meron kang malaking goalkeeper, okay, that will already send a message to the opponent. Okay, but we are not saying na we will close the door to those goalkeeper na hindi gifted pagdating sa height. Okay? We are just trying to have a requirement for us to develop really on an international stage. Okay? Then sa psychological na aspeto, ano yung need natin para sa goalkeepers natin? Okay? Kung mapapansin natin, meron ding meron pang isang item dyan na nakahiwalay. Okay? Meron nakahiwalay dyan. Ito yung nasa likod ni Patrick dito. Ano yung areas na to? Okay? Ito yung area na social. Okay? Bakit ko siya hiniwalay dito sa likod? Kasi pagdating sa social, number one factor dyan is ano yung atmosphere, ano yung environment na meron siya, okay, sa family niya. Okay, yun yung number one eh. Okay, pagdating sa social, number one in na makakatulong sa development dyan is yung environment sa family. Okay, kaya nakahiwalay siya. Pero it doesn't mean nasa family lang yun. Kailangan tayo as goalkeeper, as coaches din, marunong din tayo kung paano natin, ano yung need ng player natin pagdating sa social na aspeto. Okay, ano yung kailangan natin para sa goalkeepers natin. Okay, so puntahan natin isa-isa. Ano sa tingin natin coaches yung pwede nating ilagay sa Filipino na goalkeeper natin DNA pagdating sa physical na aspeto? Ano yung kailangan natin sa goalkeeper natin? Bigay lang tayo coach na mga example siguro. Ano yung mga requirement na pwede natin gawin sa isang goalkeeper? Sa tingin nyo coaches, pag-usapan exercise natin yung physical muna. Mm-hmm. Exercises, Coach Noel. Oh, so exercise din sa physical, hindi siya ang Pilipino hindi siya ganoon katangkad eh. Hindi pa masyadong common yung 6'3", 6'2 na height yata sa atin eh, no? So mga ano lang 5'10, mga ganyan, 5'9, 5'10, 5'8. O may malalaki na rin tayo, Coach Noel. Actually, coach, tawag nito. Actually, coach, marami na tayong bata ngayon na matatangkad. Okay? Meron tayong mga 18 years old ngayon na nasa 6'1", 6'2 na eh. Okay? Isang example dyan is yung keeper ni coach sino tong sa Mindanao? Coach Pusok ba yun? Coach Bombet, Coach Pusok ba yun? Yung apelyedo? Sa Jensan? Yes, Jensan. Oh, Jensan. Okay, meron siyang player doon na si, ang pangalan niya is Eric. I think yung Eric is nasa 6'1 na. And etong bata na to is 18 years old. Okay, so meron tayong mga prospect na mga goalkeeper coach, goalkeepers na talagang papunta na doon sa stage na yun eh. May height eh. And kailangan natin maging maano diyan eh, maging matalas maghanap ng mga goalkeeper na ganyan. Okay? Dito sa Manila, meron na din tayong mga goalkeepers na ganyan eh, 6'2", 6'3", age 18, 19 years old. So okay, coach Noel, ano po yung ano coach Noel? Ano po yung standard po ng ano ng height po ngayon ng goalkeeper natin? Kung meron tayong goalkeeper na sa youth, okay? Nasa youth. Pag meron tayong goalkeeper sa youth na 5'10, okay? Malaking chances na magkaroon siya ng na aabot siya ng 6 pagdating niya sa age na 18 to 20. Okay? Let's say youth. Sa youth, kung meron tayong goalkeeper diyan na height na sa U15, U16 na ang height is 5'10. Okay, potential 'yan. Okay, hindi natin pwedeng sabihin na kailangan doon sa 10 years old doon na tayo mag doon natin kailangan
kailangan maghanap na tayo ng matangkad sa 10 years old. I mean, hindi natin masiguro na yung bata na yan at 10 years old, tatangkad at tatangkad pa yan. Okay, so for me, para makonsider natin yung height ng bata, kailangan natin consider o tawag nito. Kailangan natin obserbahan yung height ng bata at the age of 15 pataas. Okay, kasi yan yung growth we're in. Makikita natin, doon na natin magigage kung tatangkad pa yung bata o hindi at the age of 15 eh. Yung at the age of 10, we'll never know eh. Yung at the age of 10, meron mga bata dyan na makikita mo, sobrang tangkad. Pero pagdating ng 15, 16 years old, meron nang mas matangkad sa kanya doon sa grupo nila. Okay, so for me, may consider ko yung ganyan eh, sa height is pagdating ng 15 years old, kailangan doon na natin obserbahan yung laki ng bata. Meron kasi akong tinitrain ngayon na bata, 18 years old, ang height niya is 6'3". Okay, 18 years old, 6'3 na siya. So, I think meron tayong potential o meron tayong, I would say, magkakaroon tayo, yung requirement natin sa height, hindi siya mahirap abutin. Kasi sa stage ngayon, may mga bata na talagang malalaki na din eh. Okay, and kung babalikan natin yung discussion, yung suggestion ni Coach Jack, ni Sir Jack, kaya sinasabi niya na pag nag-scout tayo ng goalkeeper, kunin natin yung mga basketball player. Kasi pagdating sa kamay, wala nang problema. Marunong mag-dribble, di ba? So sa handling, okay ka na, walang problema. Ang magiging challenge lang doon is paano natin siya makonvince na maglaro ng football instead of basketball. Okay, yun yung challenging sa atin. So siguro, number one dyan is magbigay tayo ng training na goalkeeping na very interesting, very fun goalkeeping training, and interesting one siguro, once na mag-enjoy siya sa isang training, ma-push na natin siya na mag-continue doon sa goalkeeping sessions. Okay? Na-mention ko rin yung kung mabigyan natin ng appropriate na gamit for goalkeeping para magkaroon ng motivation sa kanya to work on goalkeeping, pwede din siya. Okay? And ang pinaka number one dyan is kung magkaroon talaga ng stable yung professional league natin, pwede na rin natin siyang i-compare to PBA. Okay, now we're looking forward for meron na tayong professional league din. And then kung magtrabaho siya ng gusto and kung mag-improve ng gusto, then meron siyang mapupuntahan. Okay, which is the PFL. And at the same time, kung may potential siya with the height, okay, masasabi natin na meron din siyang malaking opportunity to play at international level. Ganun yung usapan doon eh. Hindi lang siya dito sa PBA. Kung mag-basketball siya, hanggang dito lang siya. Okay? And PBA lang. So, international level, medyo limited yung chances. Ako, kasi mapansin naman natin, yung basketball natin dito, hindi naman Filipino na gusto yung, hindi pure blood yung nagre-represent sa labas eh. Okay? Foreign-based na din yung nagre-represent sa basketball natin eh. Okay? So, dito sa football, so, malaking opportunity kasi hindi lang naman siya actually sa international sa national team nakakapaglaro internationally. Kung nasa isang club siya, maganda performance ng club niya, then may chance din to play abroad. AFC Cup, yung mga ganon. Okay, so yun yung ano doon, yun yung tricky na pwedeng pag-usapan natin. Okay? So moving forward, no? Okay, so pagdating sa physical na aspeto, yung requirement, pwede natin maging requirement is yung height, yung una natin pinag-usapan. Diba? Kasi we're developing goalkeeper at an international level. So, malaking factor yung height. Okay? Witness ako at sa international competition, youth, okay? Youth, U22's club system, witness ako na talagang yung height really matters for goalkeeper abroad. Okay? Malaking bagay siya. So, kailangan sa DNA natin ng isang goalkeeper, kailangan i-consider yung size ng bata.
when we are developing. Again, hindi natin sinasara yung pintuan para sa mga goalkeeper not gifted with the height pero nandun yung puso to learn. We're open to that. What I'm saying is we have a requirement. They were trying to have a requirement for us to build a Filipino goalkeeper DNA at an international level. So this is a requirement. Okay? For our goalkeeper at an international level. Now, next. When it comes to physical, kailangan yung goalkeeper natin, yung flexibility niya is well-developed. This is number one. Okay, for our goal Filipino goalkeeper, kailangan flexible yung goalkeeper natin. Okay? So kailangan yung bakit kailangan yung flexibility sa goalkeeping? Kasi yung goalkeeping na position, it requires a lot of movements. Nako, kung hindi flexible yung goalkeeper natin, then yung injury prone nandiyan. Okay? Pag hindi flexible yung player natin, pag nag-dive, kasi mas maraming diving yung goalkeeping. Pag hindi flexible yung goalkeeper natin, once na bumagsak sa ground, magkakaroon ng injuries. Okay? So, flexibility is very important. Yung reach, kailangan. Kung flexible yung goalkeeper natin, yung reach ng goalkeeper natin will be extended because of flexible nga siya. So, malaking tulong. Okay, next. Speed and reaction. Okay? Now, sa speed and reaction, yung normal na Filipino goalkeeper, naka-instill na yung speed and reaction eh. Filipino were born to be fast. Okay? Ganun na tayo eh. Nakuha? Pero, kung we are really looking for a tall player, this is one area that we have to improve on pagdating sa matatangkad na mga player. Kasi pag matangkad ka, well, speed and reaction, yung speed and reaction is medyo masasabi nating medyo mababa, medyo mahina. Okay? So this is one area wherein we have to focus for our goalkeeper. Okay? Then yung strength. Okay? Yung strength ng goalkeeper, kailangan natin i-instill yan sa goalkeepers natin. Kasi ito yung one area wherein it requires really a lot of strength. Okay, dahil nga sa role ng isang goalkeeper na talagang maraming diving, okay, talon, okay, sprints, short sprints. Okay? So kung ang player natin wala nung strength na requirement, then mahirapan mag-perform. Okay? Pagdating sa technical na aspeto, ano yung kailangan natin sa isang Filipino goalkeeper? Okay, positioning wise, kailangan yung player natin marunong. Napaka-importante ng positioning. Okay? In relation to the ball, kailangan yung goalkeeper natin laging nasa tamang pwesto. Whether it's attacking or defensive mode, kailangan yung goalkeeper natin laging nasa tamang pwesto. Okay? I-develop. Kailangan natin ituro sa mga goalkeepers natin yan. Handling, of course, very important yung handling. Okay? Any types of handling for goalkeeping, kailangan natin ituro sa mga bata. Kailangan maayos yung hawak ng mga bata. Okay? Maayos yung paghawak ng bola. Technical, distribution, feet or hand, very important. Okay? Kailangan yung goalkeeper natin marunong gumamit ng paa. And na-discuss natin na last week na at the age of 7, 8, 9 years old, 10, hanggang 10, 11 years old, kailangan lahat ng players natin is may rotate natin for real, for us really to look forward for the potential player that can play goalkeeper. So lahat kailangan may experience ng mga bata. Yung goalkeeper natin, tinuturuan, kailangan i-switch sa mga outfield players for him to learn. Okay? How to play football in general, not just in a goalkeeping position. Kaya kailangan yung goalkeeper natin maramdaman niya yung pagiging defender, maramdaman niya maging midfield, maramdaman niya maging strikers. For him to learn the role and responsibility of each position. Okay? Yun, diving. Okay? Technical, very important. Sa tactical na aspeto,
Okay? Communication, organization, set pieces, and yung decision ng isang goalkeeper. Okay? Kailangan maayos natin yan. Kailangan yung goalkeeper natin na Pinoy, kailangan hindi mahihiyain magsalita. Okay? Kailangan yung Filipino goalkeeper natin, pagdating sa game, kailangan mabilis mag-organize ng mga depensa. Okay? Goalkeeper can only organize the defense if, okay, he is aware or he knows his role and responsibility. Okay? If hindi niya alam yung role and responsibility ng bawat tao sa loob, okay, then magkakaroon siya ng problema sa communication. Okay? So understanding of the game is very important for our Filipino goalkeeper para mas ma-organize niya yung depensa niya. Set pieces. Now, pagdating sa set pieces, kay malaking bagay dito is ano yung kailangan yung gustong mangyari ng head coach, okay, sa set pieces, whether defending or attacking. Defending specifically. Kailangan yung goalkeeper, kailangan naka-close monitor doon sa gustong mangyari ng head coach. Okay? Nakuha? Goalkeeper, kailangan alam yung role and responsibility ng bawat player. For example, yung crosses, yung corner kicks. Kailangan yung goalkeeper enough kung sino yung mga player niya na tatayo sa poste, sino yung mga zone player, and sino yung mga markers niya. So, kailangan aware siya doon. Okay? Pag hindi siya aware doon, then magkakaroon ng problema sa communication. Okay? Then, decision making. Now, decision making can be trained. Decision making can be trained, okay, and decision making mas matutunan siya through experience. Okay, so the more games na meron yung mga players natin, the better, okay, for them to have or to practice decision making. Okay, kung training lang ng training yung bata natin, then hindi nakakapaglaro. Well, ang decision making diyan, magkakaproblema sa game. Eh, kasi no application doon sa mga ginagawa niyang technical practices sa training. Eh, so kailangan meron laging application yan. Kailangan meron siyang games. Okay? Meron laging games. Okay, psychological aspect, kailangan natin sa goalkeeper natin, Filipino, kailangan merong kumpiyansa. Okay? Kailangan yung concentration ng bata laging nandoon, yung goalkeeper natin, and kailangan committed. Okay? Maghanap tayo ng Filipino goalkeeper na committed. Okay? Doon sa posisyon na yon. Goalkeeper na merong strong character and yung goalkeeper na composed. Okay? Dadaanan natin yan mamaya. Okay? Sa social aspect ng isang goalkeeper, okay, kailangan natin, for me, kailangan natin doon is leader. Ah, napag-usapan natin last time yung question ni Coach Joel. At what age tayo mag-instill ng leadership sa player? Well, for me, starting na naglaro siya ng football, okay? Leadership kailangan ma-instill na siya. Okay? As young hanggat bata, okay, kailangan instill natin yung leadership. Kailangan maintindihan na nila kung bakit kailangan nila maging leader sa game. Okay? Kasi ganun din naman syempre sa ano natin, ganun din naman sa bahay natin. Okay, kailangan turuan din natin yung bata natin maging leader from the early stage. Okay? Yun. Any question? Pag-usapan natin pa lalo. Okay, we go into detail. Okay, unahin natin yung physical. Okay, so ito yung kailangan natin sa goalkeepers natin. Okay, pagdating sa physical, kailangan yung goalkeeper natin has a unique physique. Okay, ano yung ibig sabihin nun? Okay, yung goalkeeper natin must stand apart from the rest with an outstanding characteristic or attribute. Okay, so yung goalkeeper natin kailangan unique. Yung tipong makita lang siya, okay? Makikita mo nang makita mo nang angat siya kumpara sa ibang goalkeeper. Okay? So pagdating sa height, napaka-importante.
makita mo lang yung goalkeeper mo na matangkad, malaki, that already sent a message. Okay? Now, physical presence. Okay? As I mentioned, okay, yung goalkeeper natin kailangan strong physically. Okay? Strong physical appearance with functional power and goalkeeping to dominate physical and different scenarios. Okay? So, it requires for our goalkeeper to have that strength, okay, and we have that strength and power to cope up the demands of the physicality in the game, especially inside the box. For example, crosses. Kung yung goalkeeper natin is kung goalkeeper natin is mahina yung katawan, okay, then baka magka-problema yan pagdating sa dealing ng crosses. Okay, kasi it requires a lot of strength, especially pag nasa taas ka, nasa Erica, pag kukuha ka ng bola, hindi natin maiwasan na meron laging contact dyan. Okay? So, kailangan sa goalkeeper natin, always, kailangan meron siyang strength. Kailangan yung katawan niya, kailangan malapad, okay? Kailangan may laman na talagang it will recall, help him pagdating sa contact sa ibabaw. Okay? Goalkeeper, Filipino goalkeeper, kailangan effective mover. Okay? So, kailangan very agile, nakuha, and with great coordination that can move easily with great stability. Okay? Very important. For young kids, U7s, U9, 8, 9, 10, 11, hanggang 12, okay? Napaka-importante yung stability. So, sa age na yan, kailangan yung stability is well developed. Kaya paano natin maituro sa mga goalkeeper natin at young age, yung stability. Okay? Simple standing with one leg, open eyes, close eyes, malaking tulong na yan for their balance and stability. Okay? Actually, kahit sa atin, kung gawin natin ngayon, subukan natin standing one leg na naka-open yung mata for 30 seconds. Tapos subukan natin ulit na nakapikit yung mata. Okay, kung gagawin natin ngayon, mahihirapan tayo sa stability. Okay? So, as young as our player from a U12 under, okay, simple exercises like that, pwede na natin ituro sa mga bata o pwede natin ibigay na exercise para ma-develop yung stability ng bata. Pag nakukuha nila yung balance, then we will progress with jumping with one leg. Side to side, forward, backward, yung mga ganun. Okay? And always make sure to have a coordination exercises with these youngsters. Okay? So, napaka-importante sa goalkeeping yan. Ha? Stability, okay? And agility. Okay? So, wag nating iwawala dyan sa pag-develop ng goalkeeper at a young age. Okay. Now, goalkeeper, physical. Sa physical pa rin, kailangan natin sa goalkeeper maging robust. Okay? Ito yung player na consistently handles the physical demand of international football. Okay? So, yung goalkeeper natin kailangan okay? Yung goalkeeper natin kailangan kailangan niya makapag-handle ng pressure. Okay? Yeah. Consistently handles the physical demand of international football. Okay, yung goalkeeper natin, even with pressure, kailangan niyang still makapag-perform. Okay? Under pressure. So, yun yung ano natin. So, yun yung mga requirement natin pag pag-usapan natin yung physical na aspeto ng Filipino goalkeeper natin. Any question, coaches, with regards to physical? Coach, morning. Yes, good morning, Noel. Coach Joel. Dito sa amin, coach, mayroong yung physique ng player. Hindi siya medyo matangkad pero mataba, coach. Parang mas advantage sa kanila kasi parang pag naglalaro sila, parang dominante ang laro kasi natatakot yung mga bata dahil malaki yung goalkeeper. So pero ano siya coach, may marunong siyang mag-jump, mataas siya mag-jump. Tapos yung dive niya hindi naman ganoon ka marunong sa form, pero nandoon nakakapag intimidate ng kalaban.
So since na nabata pa siya coach na medyo mataba, hindi ba kailangan mag-train muna sa kanya like strengthening? Ano siya, at age of parang running 10 ata coach? Kailangan na ba ng strengthening yon? Bata na yon? Wala coach, wala muna ng strengthening yon. Katulad kanina na mention ko is yung stability lang muna improve natin. Okay, since na malaki siya, hindi naman natin pwedeng ano yan. Kung makausap natin yung parents na mag-guide nila yung bata when it comes to like hindi masyadong magpalaki, mas maganda. Kailangan coaches closely working also with parents pagdating sa development ng mga bata. Kasi kung let's say sa age ng 10, kunento ni Coach Joel, matangkad nga tapos malaki. 'Di ba? Mataba. Ngayon kung hindi tayo trabaho tayo ng trabaho sa bata pagdating sa field, pero sa bahay hinahayaan lang din naman siya. Palaki pa siya ng palaki. Baka ngayon magkaroon ng problema kasi papatrabahuin natin siya, baka magkaroon ng problema yung bata, maka-experience ng injury sa early stage niya. Oo, okay. Tapos psychologically rin coach, no? Kasi iba ang iba ang pressure sa bahay, iba rin pressure sa iyo. Kailangan natin coach yung tulong din ng magulang pagdating sa development. Right? Ah, okay. Kumbaga, okay. Tulungan natin sila to improve, pero kailangan nila tayong tulungan din for them to improve. Tama, coach. Ako, coach. Kasi meron din akong player na tinuturuan online eh. Nagtataka ako bakit parang isang buwan, almost two months na kami nagko-core exercises, pero yung bata hindi nag-improve, lagi nahihirapan. Okay? Kasi yung bata, talaga makikita mo, parang instead of maging fit siya, okay? Lalo pa siyang lumalaki. So, ang atake naman, ang ginawa ko is I tried to talk to parents. Kasi sinasabi ko na walang mangyayari if we continue like this. I mean, kailangan obserbahan din yung ginagawa niya sa bahay nila. Yung sinasabi ko nga na, please help me improve your kid. Sabi ko, please monitor your his eating habit. Kasi lumalaki talaga ng gusto. I mean, nakakapagtaka. Kasi syempre, bata yan. Pag nakaramdam ng pagod yan, kain lang ng kain yan. So the more mo siya na tatrabahuin sa training, pagdating sa bayan, kung hindi yan controlled, the more din nakakain yan. Ganun yung habit ng mga bata eh. Diba? Ganun yung habit ng mga bata. So I think sa age ng 10, kasi sinasabi natin yung 10, kailangan dun tayo mag-umpisa ng goalkeeping development. So pagdating ng 10 years old, kailangan meron na tayong monitoring dyan. Okay, kailangan na natin i-monitor yung mga bata. Okay, move forward tayo, coaches. Thank you, coach. Galing na rin kay Coach Joel yun, no? Experience. So, kailangan physically, yung goalkeepers natin, kailangan merong unique physique. Yung sinasabi natin unique physique, yun yung number one dyan is yung height. Pag ang bata matangkad, nakikita mo, intimidating yan. Okay? Ganun din yan pagdating sa professional level. Pag merong kang goalkeeper na malaki, intimidating din yan. Okay? So, malaking bagay siya. Okay, technical. Okay, sa technical na ito, ano yung kailangan natin sa goalkeepers natin? Goalkeeper handling. So, kailangan yung goalkeeper natin sa lahat ng areas ng development sa handling. Kailangan perfect siya in basic technique and the latest technique. Okay? So, handling, nag-evolve din yung handling. Okay, scooping, cupping, W-shape technique, okay, overhead ball catching, diving catching, okay, so lahat yan, nag-evolve yan, okay, but we have to teach our goalkeepers the basic technique, okay, on how to perform each handling, okay, with details, okay, pagdating sa 10 years old pa taas, okay, habang tumatanda yung player natin sa youth stage, parami din ng parami yung detalye. Okay? So, I mentioned earlier na yung sa goalkeeping,
pagdating sa mga handling, very technical to eh. Maraming detalye to. So if you wanted to have those details, then I'll just send it to Coach Ake and you can ask a copy to for Coach Ake to ano, para mabigyan kayo ng kopya. Okay? Kasi, I mean, malaking bagay yung detalye nung handling. Okay? Kung alam natin yung detalye, madali tayong magturo. Okay? Madaling ituro kung alam natin yung detalye. Okay? Because those are very basic. And alam nyo naman natin, pag basic, di ba sa C-license, di ba all the ano sa C-license natin, it's basic yun. Makikita natin, mas detalyado yung C-license. Pag nag-coach tayo, technical, kailangan natin iba to yung mga detalye. Mas ano tong goalkeeping, ha? Mas detailed siya. Okay? Mas detailed siya. So, importante yun na malaman nyo rin. Okay? And diving. Okay? Ano yung sinasabi? Ano yung diving? Okay? Sa diving, kailangan yung goalkeeper natin matuto. Okay? Sa early stage, kailangan yung low and high diving. Okay, kailangan maano siya, maayos. Okay? So, the basic diving is a collapsing actually. Okay? Catch and collapse. Whether side, ang pag sinabi natin collapsing, yun yung babagsak lang basta. Pag sabi natin low diving, ito yung may extension na konti. Pag nag-dive tayo mababa, pero pinupush na nila yung sarili nila moving to the side. High diving, mataas na diving, so kailangan yung player natin matuto yung basic na yan. Okay? Catching or deflecting. Okay, ito yung technique na ginagamit natin, na ginagamit ng goalkeeping pag ang bola is masyadong malayo, okay, na hindi niya na kayang saluin, wherein just to parry that ball outside or parry that ball away to the goal. Okay, so yung technique na yan, yung ability na yan, kailangan maturo sa mga bata din, sa youth level. Positioning wise, very important, especially on crosses. Okay? Pagdating sa crosses, paano ba pupuesto yung goalkeepers natin? Okay? Kailangan ba nasa first post, kailangan nasa middle, o kailangan natin nasa far post? Maraming detalye yan. Okay? Positioning wise will depend on the position of the ball. Okay? If the ball carrier on the flanks closer to the goal line, pag nag-dribble pa loob, well, goalkeeper should must position himself on the first post. Okay, outside the penalty box, okay, at the edge of the penalty box, closer to the goal line, then ang positioning niyan is probably middle, okay? Yeah, closer to goal line if in swinger, okay? One step up from the goal line or two steps up from the goal line if the kicker is out swinger. Okay? Then probably if goalkeeper is too far, almost on the touchline, on the flanks, then goalkeeper can position himself 3/4, okay? Or almost closer to the far post, in between the far post and the middle area, okay, for him to deal crosses. Okay, so it really depends on the position of the ball. So that can be done through training. So positioning, kailangan ma-perfect ng player natin yan. Okay? Positioning and shot stopping. Okay, so we make sure that goalkeeper is always in between the post. Okay, then it will matter on how can he close down the... Okay, ganun pa rin in relation to the ball. Okay, the moment the ball carrier push the ball, then that give him chance to gain space forward to narrow the angle. Okay, then distribution, which is really important. Okay, this is the area wherein our players needs to develop at an early stage, like 7, 8, 9, 10. Okay, let them play as an outfield player for them to work on their feet ability. Okay, though our goalkeeper must be good by using feet and hands. Okay, whether short range or long ball. Okay, whether it's ball on the ground or on hand, volley kick, okay, side volley, front volley,
or drop kick. Okay, so kailangan variety of distribution matutunan ng bata natin. Any question with the technical coaches? Wala naman, coach. Coach, meron lang ako isang ano, baka makalimutan ko itanong. Coach, may mga nagme-mention na ang goalkeeper, syempre, no, pag tumatanda na, sabi nila, with age comes wisdom. So, ang goalkeeper ba, may maximum age din dapat yan o kahit matanda na sila, nakakapaglaro pa rin sila ng goalkeeper? Ang maganda, coach, totoo yan. Parang wine lang din yan eh. Sabi nga ni Casas, parang wine lang din yan. Habang tumatagal yung wine, sumasarap. Di ba, coach? Pansinin din natin si Mike Casas ngayon, parang hindi siya nagpapakita ng tawag ito, ng reason for him to retire. Uh-huh. Nakuha. So, sinasabi niya, mas nagiging madali yung trabaho niya habang tumatanda siya. Kasi, mas lumalaki yung experience eh. Diba? Mas lumalaki yung experience niya. So, mas nadadala niya yung sarili niya. Now, ang player hanggat fit and can perform at to maximum level, kaya he can still continue. Ako ha? Pero pag ang player hindi fit, marami ng injury, then that will limit him from playing na matanda. Ako ha? Ang limitation naman, coach, eh, actually, hindi lang naman siya sa goalkeeper, kahit naman sa field player. Yeah. Di ba? Mapansin natin habang tumatanda, ang player na mismo nakaka-witness niyan. Habang tumatanda siya, bumabagal na siya. Okay? Mm-hmm. And that limits him from performing at his best. Same than din sa goalkeeper. And for me kasi, coach, sa tingin ko kasi, mas mababa yung span ng career ng goalkeepers. Kaya para sa akin, mas mababa yung span ng goalkeepers kasi dahil dun sa demand sa training. Mas mabigat yung demand sa training ng goalkeeper pagdating sa physical kasi more on diving, di ba? More on reaction. Pag dive mo, tatayo ka kaagad. So kung hindi ka equipped or hindi equipped yung katawan mo to perform at that activity, okay, kung wala ka nung required strength and power, required core at that specific exercise, then may hirapan ka. And ang probability of injury is malaki. Okay? So for goalkeepers, okay, ang mag-determine for you to retire is injuries. Okay. Not really the age. Kasi kung age siya, okay, kahit sabihin natin 40 ka na, okay, if you're still fit, like Buffon, you can still play. Okay? Yeah. Pero bakit si Buffon mag-retire na din? Kasi nararamdaman niya din na bumabagal na siya. Okay? So yun yung requirement. Pero ang tanong, kaya pa rin niya bang maglaro? Yes, kaya pa rin niya naman maglaro. Pero yung demand ng first division ng speed para sa goalkeeper, alam na niya na hindi na pwede. Okay. I hope na-answer ko, coach, yung tanong mo, coach. Yeah. Thank you, Coach Noel. Thank you. Coach Noel. Coach, yes, Noel. Coach Joel. Oh, yung relation doon sa tanong ni Coach Aki lang, no? Yung edad ba kung kailan mag-retire yung goalkeeper. Actually, tama ka, coach, eh. Yung kung hanggang kaya pa niya mag i-cope up yung demand sa goalkeeping, kahit na mag 40 years old siguro, 50 years old, kung kaya pa niya, siguro ipapasok siguro natin yung disiplina ng player, no? Kung ikaw ay goalkeeper, kasi pag goalkeeper ka, coach, at age of 40, pag wala kang disiplina, bibigat ka talaga eh. Kasi ang mangyayari diyan, coach, I agree. So bibigat ka, pero kahit na mag-edad ka ng 40, pero nandoon yung disiplina mo, no? Kasi kung tutuusin, pag actual game, hindi masyadong pagod yung keeper eh. Although nandoon ang pressure, pero hindi siya masyadong pagod in terms of running, no, inside the field. Tama rin yung sinabi mo, coach, na sa during the training, mas stress talaga ang goalkeeper kasi from jumping to diving, ang demand taas eh, no? Kung i-compare sa ano, doon nagkakatalo ngayon pagdating sa training, talagang nakakapagod yung keeper. Makikita mo talagang
hindi naman sila tumatakbo ng tumatakbo. It's because of jumping, diving, turning, yung agility exercise, yung mga ganun, may demand din kasi sila kaya napapagod din. Tapos ang pinaka-concern diyan yung injury, no? Kasi jumping ko, che, pag bumagsak yan, pag na wrong foot ka, injury talaga ang abot mo eh, pagka hindi ka fit. So tama rin yung may nagtatanong kung ilang taon magre-retire yung goalkeeper. So sa akin na lang siguro pasok ko pag may disiplina talaga ang goalkeeper, tataas ang serbisyo niya as a football player. No? Disiplina lang talaga, coach, disiplina sa goalkeeper. Kasi may napapansin ako yung sa amin si sanit tawag nito, yung sinabi mo, coach, tumataba sa kasi coach, kaya bata pa siya, tumataba siya, so hindi na niya kaya i-handle yung ano eh, yung mga diving eh. Disiplina, para sa akin disiplina, kasi we have player from ano, yung nandiyan ngayon sa Marikina, sa Marlica, yung bago nila si Henry, may edad na yan, coach, may edad na yan siya, pero disiplinado lang. Totoo yan, coach, papasok yan sa social na aspect ng goalkeeper natin. Correct, oh, tama. Yung lifestyle. Okay, tama, so doon yan siya. And tama yun, may disiplina, no? Kasi alam naman natin, akala lang natin hindi nakapagod yung goalkeeping training kasi nandyan lang sila sa 6-yard box o inside 18-yard box. Pero kung titingnan natin, lahat ng movement ng goalkeepers are explosive. Correct. Explosive yan. So it really demands, meron siyang mataas na demands pagdating sa anaerobic endurance. Tama. Okay, so yun. Because of that explosive movement in training, kung hindi equip yung muscles to perform at that moment, then makikita nyo ano yung mga nagiging injury ng goalkeeper? Hamstring. Okay, groin. Nako, yun yung mga common na injury. Shoulder. Okay? Kasi, it's because of the explosive movement in training. Okay? Yung iba dyan, calf injury. Mga napupunit-punit na muscle. Okay? Yun yung common na injury ng mga goalkeepers because of the explosive movement in training. Okay? Yun. So, clear tayo doon sa technical na aspeto. Then we move forward to tactical. Ano yung requirement natin for our goalkeeper? Okay? So, yung goalkeeper natin, kailangan yung goalkeeper natin knows how to play as a sweeper keeper. Okay? Yan yung modern football eh. Ang modern goalkeeping ngayon eh. Okay, yung goalkeeper natin kailangan marunong maglaro, okay, as goalkeeper and sweeper. Okay? So kailangan magkaroon na ng mentality yung goalkeeper natin na kailangan marunong siya maglaro sa paa. Okay? Siya talaga yung sinasabing last man defense. Okay? He can execute or he can execute the handling requirement, the goalkeeping requirement, which is handling, and at the same time, he can play with his feet. Okay? Kailangan sa taktika, aware yung goalkeeper natin when to go out, when to stay, okay? And to cover the space behind his defenders. So yun yung kailangan matutunan ng isang goalkeeper natin sa tactical na area. Okay? Sa distribution, as I mentioned, feet and hand, kailangan sa taktika na yan, it requires a lot of, for our goalkeeper to know how to play with their feet and hand. Okay? Pagdating sa taktika, yung decision making is very important. Kailan niya kailangan magbato ng bola forward, kailan niya kailangan magbato ng bola side to side to keep the ball. Okay? So, kailangan yung goalkeeper natin, alam nila yung responsibilidad nila pagdating sa distribution. Okay? Kailan sila magbato ng bola forward, kailan sila mag-keep ng bola and play the ball around with their defender. Okay? The cue there is
yung opponent positioning syempre. If they press, then we can't afford to play the ball low. Okay? If they press, for sure there are space behind the opponent's defender. Okay, so maybe one area we're in that goalkeeper can consider to play the ball direct. If the opponent defensive line is midfield block, okay, so maybe it, so that means we can play the ball, okay, to our defender to start building up. And goalkeeper should participate in the attack. That is why it requires for our goalkeeper to know how to play with the feet, so this goalkeeper can be aware, okay, and always give an option, provide an option for your defender to pass the ball back. So at least ma-maximize nyo yung playing area. Okay? Ma-maximize yung playing area. Bakit kailangan natin yung goalkeeper natin magkaroon ng kumpiyansa sa bola, playing with his feet? Kasi sa sitwasyon ngayon, o sa time ngayon, yung goalkeeper natin nag-i-initiate na ng atake. Okay? There are goalkeepers that provided an assist for their strikers to score a goal. Okay? Unlike before, yung lumang goalkeeping, pag ang role lang ng goalkeeper is taga-salo lang ng bola. Okay? Dinsipahin yung bola pataas, ganyan lang ang role ng goalkeeper before. Pero now, okay, nag-evolve siya, so yung role ng goalkeeper, lumawak siya. Okay? Ang pag makikita natin sa international level, sa European mga leagues, makita mo yung goalkeeper, mas less yung role nila, okay, mas less yung trabaho nila sa pag-save ng bola. Mas madami silang trabaho sa paa. Kasi most of the team plays build up from the back. So laging nagpa-participate yung goalkeeper nila sa outfield play. Okay? Yan, I mentioned build up play, okay? And positioning wise, okay? Sa taktika, kailangan yung positioning ng goalkeeper tama. If let's say, for example, yung team ng, let's say ako goalkeeper, yung team ko is on the final stage of attack, nasa attacking third. Okay? So yung positioning ko, hindi pwedeng nandito pa rin ako sa loob ng 6-yard box. Kasi pag ang position ko, nandito pa rin ako sa loob ng 6-yard box, that will create a big gap from my position towards my defensive line. Okay? Nakuha natin, coaches. Can you follow? Huh? For example, yes, yung goal, yung team natin is in attack, pero nasa midfield zone yung bola. Okay? Now, hindi rin pwede yung position ko is outside the box. Kasi pag nagkaroon ng transition na makuha yung bola, pwede ako mabatuhan ng bola diretso sa likuran. Yeah. Okay? So positioning is very important. Okay? Now, ang team ko defending, okay? Ang team ko nagdidepensa nandito sa defensive third ko. Okay? Ako as goalkeeper, hindi ako pwedeng nasa labas ng 6-yard box ko. Okay? Kasi anytime pwedeng paluin yung bola. Okay? Anytime pag nag-crosses, pag wala ako dun sa pwesto ko inside the 6-yard box, meron tayong mga crosses na ano tawag yan, Coach Doka, Joel? Yung crosses na cross pero dumidiretso sa goal? Diba? Pag wala tayo sa pwesto niyan, nasa labas tayo ng 6-yard box, well, pwedeng mangyari yung ganun. Tama, okay? Yan, Coach. So positioning, pagdating sa tactical na aspeto, is very important for our goalkeeper. Coach, this positioning will depend on the position of the ball, whether defending or attacking. Okay, Coach, now, if those... ma-share ko lang ba yung legend natin against Germany? Sino? Napanood mo ba yung game na yun? Dalawang beses yun, Coach. Ando na ko. Natutumba si Melo. Oo, kasi... Oo. Well, pero kung kabataan ni Coach Melo, hindi nangyayari. Nakukuha yun. Malabong mangyari yun. Malabo. Okay, nawalan Coach ng balance eh. Pag-atras eh. Oo nga. Okay? So, now, doon sa na-mention ko from sweeper going back to positioning, if yung goalkeeper natin knows his role and responsibility,
then communication is important. Correct. Okay? Kung alam ng goalkeeper natin yung role and responsibility na dun sa previous discussion natin with the tactical, communication will just come in. Okay? Pero kung hindi alam ng goalkeeper natin yung role and responsibility nila, kahit anong required natin, kahit anong demand natin sa goalkeeper pagdating sa, oy, magsalita ka, hindi siya makakapagsalita kasi hindi naman niya alam kung ano yung sasabihin niya because he's not aware of what is really happening. Okay? So, napaka-importante sa taktika for your goalkeeper to communicate properly is kailangan alam niya yung role or responsibility of each person na nasa loob ng field. Coach Noel. Yes, Coach Noel. Ma-share ko rin yung ano, yung last natin na A license ata. Na nabigyan ako ng ano, coach, ng problem ng ating instructor na improve the how to improve goalkeeper with defenders. Magandang topic yan, coach, kasi pasok yung communication doon eh, yung communication ng between defenders niya, yung back four at saka goalkeeper. Importante din pala, coach, kasi bakit may ganong tanong? Why improve your goalkeeper with defenders? So nabibigyan ako ng ano, coach, gumagawa ako, pero since no lilapit ko sa instructor, importante talaga ang communication, yung positioning, distance between keeper and defenders, mga slide, nandoon lahat, coach, eh. So malaking bagay talaga na pagka nag-set ka ng training sa goalkeeper, importante rin i-incorporate mo yung depensang, yung apat mong depensa. Yes, coach, napaka-importante yan. Katulad ng last week na na-mention ni coach Arvin Suliman. Okay, lagi niyang in-incorporate yung goalkeeper niya doon sa field training niya, specifically doon sa defending. Kasi pag hindi natin gagawin yan, magkakaroon ng chaos yan pagdating sa loob ng field sa game. Tama, coach. Kasi sa tactical na aspeto, yung goalkeeper natin, kailangan yung goalkeeper natin understand the role in the game. Correct. Okay, yun yung number one. Now, for him to really understand the role in the game properly, okay, kailangan niya muna din magkaroon ng understanding with his teammates doon sa defensive line, actually. So, kailangan magagawa siya through functional practices sa training. Okay? And next, yung tactic, sa tactical na aspeto sa goalkeeper, kailangan yung goalkeeper natin must be proactive in the pitch out of possession. Okay? Ano ibig sabihin yan? Kailangan maging active siya pagdating sa communication. Okay? Hindi pwedeng pag wala yung bola, hindi siya magtatrabaho. No. Pag wala yung bola, that is the time we're in. He needs to work more. Okay? For him to organize his defensive line to deny possible counter-attack from the opponent. Okay? So our goalkeeper needs to be proactive in the pitch when they're out of possession. Okay? Now, yung goalkeeper also should exploit spaces pagdating sa taktika. Pag may bola siya, yung goalkeeper also, aside from just playing the ball side to side to build up, goalkeeper also must recognize spaces forward. Okay? Na yung goalkeeper natin makapag-create ng chances. Okay? And at the same time, yung goalkeeper natin, okay, yung goalkeeper natin can identify those player in between, behind defender. So ano ibig sabihin? Yung goalkeeper natin can exploit spaces by passing the ball to their teammates to eliminate opposition. Okay? Very important siya. It's not only applies for the outfield players, ha? Kailangan yung goalkeeper natin matutong magbigay ng penetration passes in between. Okay? Opponent, if let's say I have a ball as goalkeeper, I should look forward to those midfielders asking or going into spaces on the midfield area to receive the ball. If I can deliver that ball, then that is positive. That is very positive to my team moving forward. Okay? Not just always safety passes side to side. Okay?
So napaka-importante siya. Okay, as I mentioned earlier, goalkeeper must be part of the build-up play and also initiate attack. So yun yung content ng tactical areas for our goalkeeper, Filipino goalkeeper DNA. Napaka-importante. Okay? Here tayo, coach. Move forward tayo. Okay, psychological na aspeto. Okay? Now, kung makikita natin, coach, yung picture, two different mindset. Okay? It's a two different mindset. A growth mindset or a fixed mindset. Etong fixed mindset, ito yung mindset na talagang close to other ideas. Okay? Etong growth mindset, ito yung open to new ideas for learning. Okay? Yeah. Sa growth mindset, okay, challenges, yung treatment niya sa challenges is learning. Okay? To help him or her grow more as a player. Okay? Pero dito sa kabila, okay, yung challenges dito sa kabila, dun sa fixed mindset, yung treatment niya sa challenges are pressure. Okay? Pressure, okay, that yun yung pressure na yung challenges nagiging pressure para sa kanya, and yun yung nagiging dahilan for him to perform, okay, minimal. Okay? Yeah. Sa growth mindset, nagkakaroon ng feedback, constructive feedback. Okay? Sa fixed mindset, it's more of critics na that will really negative criticism that will force a player or an individual to have a downfall. Okay? Nakuha? Fixed mindset, ito yung mentality na kung ano yung alam niya, yun lang yun. Okay? Doon naman sa growth mindset, ito yung mindset na always striving to work hard and to do more for him to improve. Okay? Ito yung mindset na always willing to try something new for him to improve. Okay? So ano yung, pagdating sa psychological na aspeto, ano yung kailangan natin sa goalkeeper natin? We will look for a goalkeeper that always think forward and stay positive whatever happens. Okay? So kailangan yun yung number one na psychological na aspeto ng goalkeeper na hanapin natin. Kailangan yung goalkeeper natin, kailangan yung mindset ng goalkeeper natin, the current state of mind, okay, the current state of mind for our goalkeepers of, or any person, okay, in response to the situation in front of him is important. Nakuha? So ano yung necessary mindset for our goalkeepers? So ito yung perseverance, understanding, yung sinabi ni Coach Joel, okay, kanina, so yung behavior, responsibility, accountability ng isang goalkeeper natin, kailangan yun yung mindset na dapat instill sa kanya. Okay? Yung goalkeeper natin must have a never give up attitude. Okay? Yung goalkeeper natin must have a never give up attitude to push for best possible outcome. Nakuha siya? Okay? Yung goalkeeper natin also must have that grit mentality. Okay? Yung goalkeeper natin must give it your all. Always have to give 100% every time, whether it's in training or it's in the game. Okay? Now, goalkeeper, if necessary, hindi dapat sila matakot na mag-redo. Okay? Yeah? May mga bagay, let's say, in the game, nagkakamali yung goalkeeper, di ba? It already happens. Hindi mo na pwedeng balikan yon. Okay? So, para hindi mawala yung focus ng player, kailangan niyang ibalik yung sarili niya dun sa normal. Okay? I-redo niya yung thinking niya. Okay? Nakuha? So, there are moments also in development ng goalkeepers, for example. Meron kang pinili na pass. Okay? Diba? Ito yung direction mo. Diretso.
meron kang ibang pinili na pass going to your right. Okay? Now, pagdating mo dun sa pass na yun going to your right, pagdating dun sa dulo, dead end pala yun. Okay? So, yung goalkeeper hindi dapat matakot na mag-redo. Pwede siyang bumalik dun sa pinanggalingan niya and find another way for him to improve. Okay? Nasundan natin, coaches. Okay? So, ano ibig ko sabihin? Yung goalkeeper natin hindi dapat matakot mag-try ng risk or hindi dapat matakot na mag-try ng bago sa kanya. Okay? Nakuha? Always make, ang gusto natin sa goalkeeper is always taking risk and always look for new things for him to improve. Okay? Then, ignore giving up. Goalkeeper should ignore giving up. Kailangan wala sa vocabulary niya yung quit na word. Okay? Our goalkeeper, kailangan always striving for better. Always striving to be good. So, ganun yung kailangan psychological mindset ng goalkeeper natin. Goalkeeper, take time to do it right. Okay? Kailangan yung goalkeeper natin should take time to do it right. Don't rush things. And no shortcut. There's no shortcut on success. Okay? Always go, it goes into the process. Okay? Yung alphabetical natin, hindi naman yung ginawang ABF. Okay? ABFXZ. Hindi naman yung ganun eh. Okay? Yung alphabetical natin, tuloy-tuloy yan. ABCDEFGHIJKLMNOP. Okay? Nakuha? Sunod-sunod yan. So, kailangan we have to go to the process. Okay? Now, goalkeeper natin should be open-minded. Nakuha? Goalkeeper should be open to criticism. Okay? Kailangan yung goalkeeper natin should be open to criticism and willingness to improve. Yeah? And have that willingness to improve. So, ano ibig sabihin? Kailangan yung goalkeeper natin coachable. Okay? Kahit sinong goalkeeper coaches ang mag-train sa kanya, kailangan yung goalkeeper natin madaling i-approach and very coachable. Nakuha. Okay? Different goalkeeper coaches, different principles. They have their different principles. Magkakaiba yan. Okay? So, mas advantage sa isang goalkeeper, okay, to undergo training with different goalkeeper coaches for him to discover and to learn different ideas in goalkeeping. Nakuha? So ako, hindi ako sang-ayon dun sa, hindi, kailangan yung goalkeeper sa akin lang niya mag-train. No. Mas masaya ako na yung goalkeeper ko works with different goalkeeper coaches because he learned different ideas, different techniques. And in the end, yung goalkeeper na yan, dapat magkaroon ng sariling decision doon sa mga natutunan niya sa different coaches, ano yung applicable para sa kanya. Okay? Nakuha? Not necessarily na kung ano yung tinuro ng mga goalkeeper coaches na yun, okay? Applicable sa kanya. Okay? Kailangan marunong yung goalkeepers natin mag-identify ng mga learnings na appropriate para sa kanya. Okay? May mga goalkeeper coaches kasi nagtuturo ng exercises for goalkeeper na maliit pero ang training is for matatangkad na goalkeeper. Okay? May mga goalkeeper coaches na ang tinuturo is para sa maliliit. Okay? Pero yung goalkeepers na hinahawakan is matatangkad na goalkeeper. Nakuha? So, kailangan yung goalkeepers na yan, kailangan matutong i-identify niya kung ano yung dapat sa kanya. Okay? Now, goalkeeper also must be open to opinions of others, okay, about mistakes and what are the areas that he needs to improve. Okay, meron kasi ako, experience ko rin kasi, meron kasi akong na-experience na may goalkeepers kasi na at a youth stage, they think, okay, they think na tama na yung ginagawa nila. Okay? And very fixed mindset nila. Kung ano yung natutunan nila sa unang goalkeeper coach nila, ganun lang yun. Wala nang mapapasok sa kanila na ibang ideas. Which is wrong.
Okay, so kailangan ang goalkeeping. Ano 'yan? Every year nagbabago 'yan. I mean, it always evolve. Okay? So kailangan yung goalkeepers into looking for something new. Okay? That can help them progress. Okay? Goalkeepers natin kailangan winner. Okay? Yung goalkeepers natin dapat always have that mentality to always strive and always have that relentless approach to be number one. Okay? Hindi dapat yan mawala sa goalkeeper natin. Kailangan ganun lagi yung mentality nila. Continue, tuloy-tuloy na trabaho lang. Tuloy-tuloy na trabaho lang. Looking forward to that number one spot sa team. Okay? Kasi kung ganyan yung mentality ng mga goalkeepers natin, okay? Yung goalkeepers natin na nandun sa team, kung ganyan yung mentality, okay? Yung improvement ng mga goalkeepers natin mataas. Okay? Kasi they will push, okay? Itutulak nila yung sarili nila. Okay? Itutulak nila yung bawat isa for them to improve. Okay? And that moment, that is a positive competition among them. Okay? Imagine kung lahat ng goalkeepers natin ganun yung mentalidad. Okay? Meron kasi iba dyan, yes, pinapakita, kunwari, na I'm looking for a number one spot, pero yung pala, deep inside, I'm okay with number two and three. Fake mindset. Okay? So, kailangan, we will really look for that player na always striving hard, never stop, never complain. Okay? Pag nagtatrabaho lagi sa field. Okay? Goalkeeper, pagdating sa psychological na aspeto, kailangan natin doon sa Filipino goalkeeper natin, mentally tough. Okay? Kailangan mentally tough siya. Yung goalkeeper na yan must have a belief, okay, sa sarili niya to perform under pressure. Napaka-importante. For him to perform, kailangan siyempre meron siyang faith and trust sa sarili niya. Okay? So yung belief sa sarili niya, yung belief niya sa sarili niya, kailangan nandoon lagi yan. Kailangan mataas lagi yan. Okay? Kasi kung wala siyang belief sa sarili niya, he doesn't have that belief. Okay? Then, for sure, yung mentality niyan, mahina. Nakawa? Na-mention nga ni Coach, ni Sir Jack, di ba, last time? For goalkeeper, kailangan matapang. Yan yung mahirap kayang yung tapang. Kung yung goalkeeper natin, unang sabak niya, mahina ang loob. Well, mahina, mahirap yan pagdating sa loob ng field. Okay, ang ending niyan, Sir Jack, no? Ang ending niyan, pag may sumipa ng bola, tatalikod na lang yung goalkeeper natin. Pag wala yung tapang na yan. Diba? So, napaka-importante yung development ng bata, yung toughness na yan. Okay? Goalkeeper awareness, okay, understand and uses personal characteristic to maximize potential and performance, whether sa sarili or sa team. Okay? Then, ang goalkeeper natin, Pinoy goalkeeper, must control their emotions. Okay? Goalkeeper natin should know how to control their emotion. Okay? Kasi, actually, marami akong goalkeeper na na-experience sa national team, youth, okay? Sa youth, from U16 to U23, okay? May mga goalkeepers na talagang mahina pagdating sa emotion. Okay? Yung mga decision nagkaroon ng problema because of they can't really control their emotions. Okay? Yung frustrations laging nandyan. Okay? Yung disappointment laging nandyan. Kaya nakaka-apekto sa performance nila. Okay? Goalkeeper must regulate proper emotion. Alright? Proper emotion. Okay? In order to think properly and perform at up to maximum potential. Nakuha? Okay? Pag laging, actually, hindi lang naman siya sa goalkeeping, sa buhay natin, di ba? If tayo, nagde-decide tayo na andyan pa rin yung emotion natin, di ba?
hindi tayo pwedeng mag-decide na galit. Di ba? Sa buhay natin, kailangan we have to stay calm first. We have to think so many times before we have to decide for us to come up with a right decision sa buhay. Ganun din sa goalkeeping. Okay? Nakuha, kailangan kontrolin yung emotion ng goalkeepers natin. Okay? For them to perform up to their maximum potential. Okay? Maliwanag tayo dyan sa psychological? Question, coaches? Or any thoughts to share? Move forward tayo? No question? Okay, move forward tayo. Okay, social aspect ng goalkeeping. Sa social aspect ng goalkeeping, makikita nyo meron ako dyan mga naka-blue. Okay? Naka-blue. Yan yung mga sagot sa akin ng mga goalkeepers ko sa academy. Okay? Meron sumagot na kailangan yung goalkeepers must be friendly. Okay? Ito yung sagot ng 7-year-old goalkeeper ko. Okay? Yung 9-year-old goalkeeper ko must be kind. Okay? And a good sport. Okay? So, yun yung mga inputs nila. Okay? For a 11 years old goalkeeper, ang sinabi niya, kailangan yung goalkeeper, okay, must be leader. On and off the pitch, yun ang sinabi niya. Okay? So, goalkeeper must be the one in charge inside the pitch, okay? Because nakikita niya yung buong picture ng field. Okay? So, kumbaga, sinasabi nung bata is yung goalkeeper, yung coach sa loob ng field. Okay? Now, then, a 15-year-old goalkeeper, goalkeeper must be open-minded. I already mentioned it earlier that the why goalkeeper must be open-minded. Okay? For him to learn more. Okay? And process his thinking on the inputs, okay, na binigay sa kanya, okay, for him to come up with the decision, okay? Still 15-year-old, sinabi, kailangan yung goalkeeper stay cool. Okay? Kailangan relax lang daw as Patrick Dayto, sinabi niya. Patrick Dayto, pagdating sa loob ng field, very cool. And sabi nung bata, he thinks that because of his coolness inside the field, nakakatulong yun pagdating sa decision ni Patrick Dayto, which is really good. Okay? Same thing, 15 years old. Ang sinabi naman is kailangan maging bossy. Okay? Ang sinabi niya, bossy in such a way na nagiging positive pa rin siya. It's not the bossy na very dictator, kumbaga. Kaya ang sinasabi niya, bossy na in such a bossy in a good manner. So positive yung approach, okay? Then a 15-year-old as well, okay? Kailangan daw yung goalkeeper happy. Okay? Always. Okay? Kasi ang sinasabi, pag ang goalkeeper have that mentality o always feel happy, ang sinasabi niya, well, pag masaya daw kasi tayo, okay, once na masaya tayo, nakakaisip tayo ng maayos. Eh nakakagawa tayo ng desisyon na mas maganda. Which is right, okay? Yun yung thinking nung 15-year-old. And also for a 15-year-old, sinasabi yung humility, kailangan daw sa isang goalkeeper, okay? Kailangan daw merong humor pagdating sa psychological social aspeto. Okay? For a 17-year-old, sinasabi nung isang 17-year-old, kailangan yung goalkeeper responsible. Okay? Kailangan yung goalkeeper accountable. Okay? Yeah? Kasi kung hindi daw yung goalkeeper accountable for what is happening doon sa loob, then mawawala daw yung sincerity doon sa loob ng field, kumbaga. Okay, yun ang sinasabi ng 17-year-old goalkeeper. Okay, kailangan maging responsable yung isang goalkeeper.
Okay, whether it's on and off the field. When we say responsible, responsible sa fitness, responsible for his teammates, responsible doon sa loob ng field, sa goal. Okay? So, disiplina. Dito papasok. Kailangan ang goalkeeper is very disciplined. Okay? He's responsible of taking care of himself to stay fit for him to perform well. Okay? In every game and in training. Okay? Then for an 18-year-old, okay, goalkeeper must always be positive. Okay? Ang sinasabi. Okay? Goalkeeper must always be positive. Always looking forward. Always moving on. Okay? Kasi sinasabi niya, there's always something happening in field that we don't want to happen. Okay? And once that thing happens, we can't go back. Okay? We can't go back to that incident or to that moment. What we can do is we move forward and we make sure then that thing will never happen again. Okay? So yun ang sinasabi niya. Right? So, yun. Okay? Now, for me, ang sinasabi ko naman, kailangan yung goalkeeper natin is maging leader. Okay? Yung goalkeeper natin, kailangan marunong mag-guide. Okay? And inspire others. Okay? Through their actions. Nakuha? Okay? Marami tayong leader. May mga leader tayo na very vocal. Okay? Meron din tayong mga leader na tahimik. Okay? But he shows his leadership through his actions. Okay? Number one doon is for our player to be punctual. Always going to training sessions early. Never been late. So that shows leadership already. Okay? Yung presence ng goalkeepers. Kailangan yung presence ng goalkeepers. Okay? A behavior. Okay? Kailangan yung goalkeeper natin has that behavior. Okay? That projects positively. Okay? To the team and have an effect to the opposition. Nakuha? So, kailangan yung presence ng goalkeeper natin. Okay? Laging positive. Okay? Going forward, positive towards the team. Okay? That will have an effect. Okay? Doon sa kalaban. Okay? Okay? It's a presence that always encourages your teammates to do more. Okay? And in result, it will have an effect to the opposition. Okay? Now, a goalkeeper natin must be a learner. Alright? Goalkeeper natin must be a learner. Okay? He should identify and receive. Nakuha? And receive information quickly in order to improve his performance. Okay? Then, the last one is our goalkeeper kailangan connected doon sa team. Okay? For our goalkeeper to know more, okay, and to perform more inside the pitch, okay, in the game, kailangan maging connected siya sa team. Okay? Doon, once na-establish niya yung connection with the team, then doon papasok yung teamwork. Okay? Goalkeeper must establish good relationship to the team. Okay? So, yun yung social na aspeto na tinitingnan natin for, na gusto natin for our Filipino goalkeeper. Okay? Clear? Maliwanag siya, coaches. Anything from you guys? Okay? Move forward tayo. Okay? So, na-discuss na natin yung limang aspeto na DNA, na gusto nating DNA sa goalkeepers natin. Okay? What? Now, moving forward. Okay? Sa style of play, ano yung kailangan natin sa goalkeeper? Okay? Apat kasi yan ng moment eh. Ball possession, transition attacking to defending, opponent in possession, then transition defending to attacking. Nakuha? So, ang kailangan natin sa goalkeeper pag ang team nila is in possession, goalkeeper must be in a position to be part of a build-up play. Okay? Needs to have a wide vision,
when has the ball to see a big picture and look for an opportunity to play forward while in possession for teammate to score a goal. Okay, na-mention ko kanina, nakuha na ang goalkeeper natin must be part of the build-up play and he'll not just look into giving that ball side to side to keep the ball. Goalkeeper must consider or look forward, okay, to play a penetration pass for his team to have more opportunity to create goal scoring. Okay? So, importante yan. So, yun yung kailangan natin sa goalkeepers natin. Okay? In possession. Okay? Now, what if naman transition from attacking to defending? Let's say, nasa atake yung team, then nawala ng bola. Ano yung kailangan natin sa goalkeeper natin? Okay? Goalkeeper, okay, be in a position as soon as the team lost possession for a possible counter-attack. Goalkeeper must, okay, organize his backline quickly. Okay, napaka-importante ha. Goalkeeper must organize his backline quickly in space behind. Okay? In space behind, make sure that the midfield and strikers doing the job in applying pressure to delay the opponent's, okay, attack and for possible quick regain in possession. Okay? Now, pagdating sa transition, once na mawalan yung ng bola, then, na-mention ko, yung goalkeeper natin must be proactive. Okay? Especially pag nawalan ng bola yung team. Okay? He should, kailangan niyang isigurado na yung ball carrier ng kalaban must be under pressure right away para ma-deny yung possible counter-attack. And at the same time, kailangan yung goalkeeper ma-organize agad-agad yung depensa nila when the team loses possession. Okay? And your goalkeeper must position himself ready to cover the space behind the line of his defender. Okay? For him to act as sweeper keeper. So yun yung style of play na gusto natin sa Filipino goalkeeper. Now, how about if the opponent is in possession? Okay? So our goalkeeper must be in a right position to deal possible shots and cover the spaces behind the back line to act as sweeper keeper, as I mentioned. Important to organize the defensive shape of the team. Okay, compactness, whether it's in the middle, it's on the right flank, it's on the left flank. Middle third, defensive third, okay? Yeah, or on the attacking third. So three thirds, kailangan yung goalkeeper matuto pa rin mag-organize ng shape ng team nila. Okay? Goalkeeper must give command and information while checking his goalkeeping position in relation to the ball. Okay? So, importante, habang nagsasalita yung goalkeeper natin, being proactive, out of possession, okay, kailangan niyang pansinin din yung team, yung position niya. Okay? If he's too far from the ball, okay, from the goal, or too close to the goal. Okay? And he created big gaps from his defenders. Okay? So, napaka-importante. Yung decision ng isang goalkeeper will depend on his positioning in relation to the ball. That is very important. Okay? Now, last, transition. Okay? They're defending, then going to counter-attack. When regaining possession, to identify situation quickly if a counter-attack is on or a possession. Okay? When the team is in attack on opponent's half, okay, goalkeeper to make sure to push up the back line to fill up the gap and to stay compact, and goalkeeper must cover the space behind his back line, okay, organizing the back while on a final approach of attack to prevent a counter, okay, if opponent intercepts the ball. Okay? So, yun. So, kailangan yung goalkeeper natin always active, whether it's defending or attacking, for him to make sure that he is in the right position all the time.
if ball switches from left side to right side, forward or backward. Okay, so laging i-consider ng goalkeepers yung positioning niya. So yun yung style of play that we're looking for our goalkeepers. Okay, if our goalkeepers have this DNA, okay, on the physical, technical, tactical, psychological, and social aspect, plus the way we wanted our goalkeepers to play in a game. If our goalkeeper has this, okay, then we will be having a very good number of competition on the goalkeeping side at a national team level for ASCALS or for our national team. Okay? Yeah. While developing this criteria na pinag-usapan natin, we also have to make sure that we give ample time for every goalkeepers in a game for us to develop quality goalkeepers. Okay? Hindi lang training. Okay? Hindi lang quality training. Kailangan meron ding quality time for them to play a game. Okay? Kasi kung walang game yung bata, there is no application and they will not learn how the game is being played. Let the game be their teachers when it comes to their tactical awareness. Games will give them different scenarios for them to decide, okay, on a limited amount of time. Then if they face those different scenarios, they will learn as they go play the game, play the game, play the game. Okay? If the team has a better goalkeeper, then that will affect or influence the team's performance in the game. And it will affect the result, mostly. Okay? So, that's it. That's it. Thank you very much for listening. Thank you very much for tuning in. So I hope everything is clear, and I hope we can go through this goalkeeping, Filipino goalkeeping DNA. Okay. And this is a DNA that I'm running now on my GK Marks Academy. Okay. Yeah. Thank you, Coach Noel. Some of you might think PFF. This is sa PFF. I hope. Okay, I hope. And sana, pag nakarating ako doon sa PFF ulit, then I will propose this DNA. Okay, and yeah. Work more on goalkeeping. Thank you very much, Pagkuel. Maraming salamat sa pag-share mo sa amin. Sana, sana ipagpatuloy natin to. Tapos, mas marami pang mga coaches na matuto dito sa goalkeeping, dahil ito ay napaka-importanteng posisyon sa paglalaro ng football, no? Very specific and very important position. Coach Joel, naka-unmute ka muna, Coach Joel. Yeah. Yeah. Oo. Coach, unmute mo, Coach Joel. Hindi kita marinig. Coach Joel, ikaw na yung mag-click Sorry. Oh, Coach, sino pa kaya aside from you, Coach? Sino pa ang potential na coach na pwede magbigay ng seminars o courses sa goalkeeping, Coach? Kasi importante talaga ang goalkeeping sa totoo lang. Well, si Coach Nonoy. Coach Nonoy, 'di ba? Siya talaga yung veterano. Sino pa ba? I would say I don't know, pero I'm banking on Coach Anton Albao na sana ma-overcome na niya yung lumabas na siya dun sa comfort zone niya, no? And makapag-deliver na rin siya ng courses. And I don't know if Coach King Versalles is looking forward to be an instructor as well. Di ko lang na talaga alam. Okay, but for now kasi wala akong nakikita eh. I think si Coach Itik are also attaching with Coach John Carmona. Mm.
Coach, itikpan kasi coach, iba, iba ang goalkeeping specific talaga eh. Parang, kasi ang alam ko, parang ikaw lang ata ang instructor rito, coach. Parang, parang hindi nila na alam o alintana na ang goalkeeping talaga napaka-importante. Tapos yun pa ang, alam mo yun? So, yeah, yeah, hopefully, natin most neglected area. Yun nga, coach eh. Hopefully ano eh, hopefully tawag nito maka-form ka ng panel of goalkeeper coaches para ikaw na lang magbigay ng instructions kung yes, kung saan pwedeng yan, kagaya ng magre-request ng PYCC, di ba? So mayroon ding magre-request ng goalkeeping. Kasi importante ko siya, parang na-deglect nga yung ano eh ng goalkeeping nga, which is the most important ang goalkeeping sa football. Talaga naman. Thank you coach. And sana pag dumating na lahat sa normal, no, and kung sino man yung kunin nilang goalkeeper instructor o goalkeeper na uupo, goalkeeper coach na uupo doon sa PFF, and i-recommend natin yung suggestion mo, Coach Joel. Okay, para importante, coach. Mapalawak natin siya. Exactly, coach. Exactly talaga. Okay. So, yun. So, thank you very much, Coach. Thank you, Coach Noel. Bago tayo magtapos, baka pwede nating i-open yung mga camera natin. Picture muna tayo para maano ko kay Coach Ake, ma-forward ko kay Coach Ake yung okay, yung pictures natin. Coaches, please open your camera. Turn it on. Picture lang tayo saglit. Kian Logo, John Benedict Simbulan, Jory Lloyd Villa, please. Okay, take lang natin yung picture. Okay, 1, 2, 3. Thank you, Coach Noel. Thank you, ha. Smile. One more. One more. 1, 2, 3. Smile. Okay, good. Thank you very much, Coach Sir Jack. Yes, Sir Jack. Nagtaas ng kamay, Sir Jack. Unmute, sir. Unmute, sir. Nakamute ka, Sir Jack. Sir Jack, nakamute ka pa din. Pindutin mo, sir, yung sa microphone mo. Nakamute pa din. Sir Jack. I-click mo, Sir Jack, yung mic mo. So, click mo, Sir Jack, yung mic mo. I-unmute mo siya. Nag-raise kasi si Sir Jack ng kamay eh. May sasabihin yata si Sir Jack. I-welcome din natin, coach. Mayroong baguhan dito. Kasama ko dito sa Butuan. Dati siyang sa Manila, sa Arellano University. Si Coach Bernard Lilis, isa din goalkeeper coach. So, nag-send ko sa kanya ng channel, yung ano natin. So, welcome, Coach Bernard Lilis. Good morning, Coach Bernard Lilis. Lilis. Kumusta na yung YouTube channel mo dyan? Earning na ba tayo? Earning na? Wala pa, coach. Good morning, coach. Morning. Okay, this is Sir Jack. Okay, Sir Jack. Hoy, nag-mute ulit. Okay, yun. Narinig na ba niya ako? Narinig na, Sir Jack. Okay na, Sir Jack. Pasensya, pasensya. Eh, matanda na tayo. Hindi na tayo makahanap ng mga unmute eh. No problem, Sir Jack. Sige lang, Sir Jack. Go ahead. Mga insights na alam mo, binigay niyo sa goalkeeping. Oh, problema natin dito kasi may mga goalkeeping coach. Dito may pinadala kami atang goalkeeping
training galing Cagayan de Oro nung dati. Tapos na may license na. Tapos ngayon, wala naman, inactive. Nagtrabaho na. Sayang yun eh. So dapat kailangan pa natin maraming yan yung isang area na kailangan nating i-improve din siguro sa mga FAs natin kasi actually yung FIFA goalkeeping courses natin Sir Jack, meron na tayong 7 FIFA goalkeeping courses runs for 7 years. So kung bibilangin natin yun, ang dami ng goalkeeper coaches dapat noon. No? So yung question ngayon, wala kasing nagmo-monitor sa PFF pagdating sa mga ganon. Oh, kung paano, i-check natin dapat kung ano na nangyayari doon sa mga goalkeeper coaches who attended FIFA goalkeeping course. Kasi libre yun eh. Participants were sent by different FA eh. So dapat, kasi it's Luzon, Visayas, Mindanao. So all FAs nagpadala ng goalkeeper coach. So sana, we are expecting na lahat ng FAs meron ng goalkeeper coaches for that 7 years of FIFA goalkeeping course. Meron so, kami dito. Yun yata yung kailangan improve. Isang coach yes, sir, na dala namin eh. Tapos wala na. Hindi na active eh. Ewan ko, sana kayong pinulot ng Diyos. Sana nilagay ng Diyos. Wala na eh. Sayang yun, sayang yun. Isang slot pa naman yun. FIFA, no? Actually, FIFA ka po. Actually, Sir Jack, tinitingnan ko siyang malawakan, malakihan eh. Nangihinayang ako sa 7 years na yun. Kasi sa 7 years na yon, every year nagpapadala ng siguro mga 28 goalkeeping coaches. So, saan na yung 28 goalkeeping coaches na yon for 7 years? That's more than 100 already. 200 goalkeeping coaches. So, saan na sila? I mean, siguro pag dumating na magkaroon ulit tayo ng mga FIFA goalkeeping courses, magkaroon na siguro ng requirement, no? From the FA. Kailangan may commitment na yung ipapadala, kailangan, kasi libre lahat yun eh. So yung ipapadala dapat in return, kailangan niya mag-serve ng mag-serve sa FA, like maybe conducting a clinic, goalkeeping clinic. Sino ba dapat diba? Na for teachers? Maging in charge yan sa PFF na yan, sa technical committee yan, di ba? Sa technical department yan, Sir Jack. Pero actually kasi, nung time ko, wala namang sinasabing ako, pero wala namang papel yan eh. Oh, sayang yun. Aywan ko. I don't want to say anything bad sa PFF. Yeah, we'll see. Sir Jack, let's see. Let's just hope for ano. Kasi there's something, there are new, sinasabing there are new personnel. Okay, technical people. So we'll see. Benefit of the doubt. Okay. Tingnan natin kung merong improvement. And I think kung ano man, kung mabigyan tayo ng opportunity, then we'll try to suggest something new that will help our youth. Okay? Our youth development. Okay? To help out our young players, aspiring players. Nakuha? Tayo naman, for football naman, ano eh, for development, nandyan tayo lagi. Coach Noel. Jan Noel? Yes, Sir Jack? Ang PFF Congress malapit na eh. Wala ba tayong balita? Wala pa eh. Floating. Hindi ko pa alam. Wala talaga akong idea, sir. Sige. Coach Noel. So, siguro after nitong pandemic, tingnan natin. Maybe next year or everything is PFL lang yung mababalitaan natin ngayon. Coach Noel. Yes, sir, Coach Joel. Coach, tama yung coach. Kasi kagaya ng sinabi ni Coach Jack, Sir Jack ba, yung nawawala yung goalkeeper nila. Kasi coach, siguro ang qualification, isa sa qualifications, goalkeeper talaga siya. Kasi napansin ko, last may mga picture ba, who took the FIFA goalkeeping something, parang hindi man mga goalkeeper, most of them are not goalkeepers. Coach, sabi ko, bakit kumuha to? It's because of they want to ano lang, ganang makakuha lang ng certificate, something like that. Siguro, coach, ang tama ka, may qualification dapat. Talagang goalkeeper ka. Kasi pag goalkeeper ka, may puso ka, coach, eh. May puso ka talagang to continue teaching the kids o kaya may malasakit ba kasi goalkeeper ka nga eh. Pag hindi ka goalkeeper, okay, pag hindi ka goalkeeper, pag ka may problema along the way,
iiwanan mo lang yun eh. Iiwanan mo lang yan. Kasi totoo wala kang puso. Walang puso ang ano mo, pagpasok mo. Siguro, coach, tama ka, coach. Kailangan may qualification talaga. At least goalkeeper. And, and dapat yung qualification na yan, kailangan sundin ng FAs natin. Correct. Oh, may i-demand, i-demand dapat. Hindi nila sundin, no? Pag hindi nila sundin yung qualifications na yan, once na na-recommend nila, wala din naman tayo magawa doon sa PFF. Eh. Recommended yan ng FA. So yun, kailangan sundin correct ng FA yung requirement. Tama 'yon, coach. Correct. Okay? So, yun, coaches. Maraming salamat sa pag-stay at pakikinig sa aking presentation for the past 2 sessions. So I hope marami kayong nakuha and spread the word, kumbaga, and please help improve and help the goalkeeping community to spread and para dumami. Kasi maliit lang yung community ng goalkeeping. Okay, lalo sa Pilipinas. So please help spreading the word and please ikalat natin at itulungan yung palawakin yung komunidad ng goalkeeping. Maraming good morning, coach. Good morning, coaches. Good morning. Yes, Bernard. Coach Bernard. Good morning, coaches. Share ko lang kung bakit minsan walang mga nagiging goalkeeper coaches din sa iba't ibang mga FAs is problema kasi is ano lang isang coach lang ang nilalagay sa isang age group na dapat may head coach, may assistant coach, may goalkeeper coach tayo. Ang nangyayari, isa lang ang ina-assign sa area na yun, which is ang head coach lang. So, nawawala yung dapat na magturo yung goalkeeper coach kasi nga head coach lang ang ina-assign dyan. Okay, Coach Bernard, thank you, no? I think that yung concern mo, that was discussed last session. Okay, and babalikan ko lang kasi yan talaga yung normal eh. Kasi, lalo na sa probinsya, kasi because of the resources, no? Okay, so I think what we can only do for that is kailangan, etong coach na to is kailangan mag-exert ng effort o mag-invest ng time to work on goalkeepers. So I think yun lang yung solution kasi pag pinag-usapan natin resources, wala tayong magawa dyan. Okay? And tayong coaches kasi, ang ginagawa natin minsan, we spend nag-spend tayo coming out from our own pocket to look for coaches to train some of our players, especially goalkeeping. Nakuha, I think isang area yan. So siguro, it boils down to how the FA, okay, how the FA works, okay, doon sa lugar nila. Nakuha, na magkaroon ng how do I say, magkaroon sila ng ruling, kumbaga, o requirement, na once na yung may team, kailangan 3. Pero depende din kasi yan kasi may school na talagang isa lang yung pwede nilang ibigay. Okay? Some of the schools kasi, let's say pag nun, may mga preparation yan, even district meet, yung mga supervisors nila, kinukuhanan nila ng budget yan sa DepEd for them to have trainers aside from teachers. Okay? So with that, it helps. Okay? It helps sa mga teachers na din. Nakawa, ma'am, kung talagang doon sa area nyo is talagang mag-isa ka lang at wala ka talagang magawa ng resource, hindi mo magawa ng paraan, then ang masuggest ko is find time to be proactive. You have to be proactive. Okay? Find time. Bigyan mo ng time yung goalkeepers mo to train ahead prior to your team. Then once na nandyan na yung schedule ng team training, then you can involve or incorporate your goalkeeper to train with the outfield players since you need them naman pagdating ng functional practices. Okay? So I think
pagdating sa ganyang aspeto, Coach Bernard, I think malaking tulong yung supervisors, yung supervisors of DepEd when it comes to sports. And at the same time, siguro, pwedeng iakyat yan sa FA. Ano yung may tulong ng FA pagdating sa ganun? Okay? Ano may tulong nung school principal, nung school supervisor doon sa paggawa o pagputap nila ng teams? Okay? So, yun lang yun eh. Okay, for goalkeepers that wanted to be the head coach as well, well, wala tayong magawa dyan. That is for his own, ano yan eh, tawag dyan, development niya yun as a coach eh. Wala kang magawa dyan. Nakuha? Yes, coach. Thank you, Coach Bernard. Ano pa, coaches? I think yun lang. Kailangan ko na rin kasi ano kasi may class na rin yung anak ko 9 o'clock. Okay. So ito yung ginagamit niya rin na Zoom coach, niya sa akin. Coach Noel. Yes, coach. Coach Noel, itong ginagawa natin, ang ginagawa natin ba, ginagawa ninyo, ginagawa ni Coach Aki, is it ano, alam ang PFF nito, na sanction nito sa PFF? Wala. O initiative lang. Yun ang kailangan ko ano kay Coach Aki. Yun ang initiative lang to. Baka initiative lang to kasi actually ang idea ata nito is to reach out different coaches from Luzon, Visayas, Mindanao. And at the kasi, same time, continuous learning siya. Learning. So it's an initiative. Yeah. Coach Bombet, pwede mong sagutin siguro Coach Bombet yung question ni Coach Joel? Kasi si Coach Ake at saka si Coach Bombet yung nag-start nito. So pwede siguro kasi na Coach Nonoy. Coach, maganda ang pinag-usapan dito eh. Maganda ang ano eh. So, ang mga inputs dito, hopefully, maririnig ng PPP ito para makakatulong sila directly. Hindi yung maririnig nila sa ilabang tao. Kung akala ko kasi ano eh, alam ng PPP ito, at least kahit papano, kung may mga concerns, abot nila kaagad. Yes, yes. I agree, Coach Joel. Sa tingin ko makakarating at makakarating sa kanila kasi all the discussion is posted sa YouTube ni Coach Ake. So okay. And hindi lang sa YouTube, I think sa Facebook din napo-post nila Coach Bombet. No? Mm-hmm. So everything na ginagawa natin is for Philippine football. Wala tayong masamang ginagawa. Okay? Ito to help everything is refreshing and development para sa lahat. Not just for youth and not just for players but also for coaches. Magandang ano siya, magandang initiative to for us to continue learning. Yeah, hopefully ang PFF no, someday no, along the way baka pwedeng lang i-recognize yung mga taong nag-exert ng effort ba para to continue no, kahit may pandemic ba, hopefully along the way ma-recognize kayo. Ikaw sa goalkeeping mo, pati yung football life, no? Ito yung mga area, I mean grupo na nagkakaroon lang ng initiative na to help not only to the football community but to, also to PFF as part. Yes, yes. Mr. Joel, actually ano po tawag nito? Nag-start po ito ito talaga nung kami ay nag-usap-usap ni coach ano ni coach sa Coach Bombet na yes coach, gusto ko talagang matuto pa more sa football. So sabi niya sige iano kita sa kay Coach Aki kasi nandito ako na ngayon sa Milaguna. Sabi niya sige baka magkaroon ka diyan ng ano ng tawag nito ng experience. So nung nangyari kaming tatlo nag-start kami nag-sharing ganun. Maganda okay. Yung mga ano namin, yung mga napag-discuss namin. So sabi din ni ano ni Coach Aki, why not i-open natin ito sa lahat ng mga coaches at ibang mga ano natin sa football. So sabi ko maganda yun Coach Aki, mas marami tayong ano diyan ma-learn. So yun, nag-start yung ganon. Hanggang ngayon nandito na tayo, marami na tayo at ako natutuwa rin na yun, na-meet ko ang ano lahat ng mga actually coach, dadami pa tayo nito eh, sigurado to eh. It is a
Nakakatulong. Marami, marami akong na-learn talaga. Oh. Ewan ko. Si Coach, ano, Coach, Coach Bombet, baka may masabi. Magandang umaga sa lahat. Actually, ito lang yung ano natin eh. Basta if we love the game at we love the Philippine football, gagawa tayo ng paraan para makatulong tayo sa iba, especially for those who are interested to join us, like Kuya Noy or Coach Noy, na baguhan pa lang at mayroon na siyang interest sa football kasi nag-work ito sa Pakistan as missionary. So nakita niya yung impact ng football doon sa mga bata. So gusto niyang matutong mag-football. So yun, kailangan natin din yan. At mayroon tayong love for the game. So gagawa tayo ng paraan. So sa akin lang ito, no, para rin sa atin yan eh, as a grassroots development officer dito. So mayroon din mga coaches na kailangan natin tulungan doon sa grassroots level. So kailangan tayo magtutulong-tulungan. So this is a way of ano na rin, parang helping each other as a coach, ideas, and everything. Lalo na ngayon as a parang pandemic is para lang nag-download lang tayo ng mga ideas. At alam naman natin, matapos itong pandemic, mayroon na tayong application, kumbaga. Mayroon na tayong parang mga input for application na. So maraming salamat sa mga teachers and mga instructors. Coach Noel, salamat sa lahat. Salamat sa mga coaches na nandito. Yun lang. Okay. Salamat talaga. Salamat talaga, Coach Noel. Sa Coaches, thank you very much. Okay. Si Coach Ake, nasa biyahe. Simula kanina, bumabiyahe. Okay, so thank you very much sa time. Okay, thank you very much for listening. And please spread the goalkeeping words. Okay, and please help improve or create the goalkeeping community bigger. Okay, so salamat, guys. Thank you, bye, Coach Noel. Thank you. Keep safe. Okay, thank you very much. Stay safe. Stay safe, coaches. Bye-bye.